Have a good day mga kaigso. Sadya na po at hindi po ako nakagawa ng mga videos sa mga nakaraang araw kasi nga year end ngayon at ang daming ginagawa natin. Pero pag-uusapan natin ngayon ay itong kung bakit nga ba may Pasko ang mga Katoliko. Kasi nga, karamihan sa kanila ay talagang tinutuloy sa tayo sa patungkol dito sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga, karamihan sa kanila ayaw nilang maniwala sa Pasko. Nung ginawa nga natin yung nakalipas na video ay ayaw nilang maniwala sa Pasko pero nakikiselebrate sila. Ngayon, bakit nga ba nagsaselebrate tayong mga Katoliko ng Kapaskuhan? Eh wala naman daw ito sa banal na kasulatan ng Biblia. Pero para sa akin, andun yun. Kaso hindi nga lang sinulat kung anong araw, anong petsa, ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Pero ang Kapaskuhan ay nababasa sa Biblia. Yan yung ipinanganak ni Maria si Jesus doon sa Bethlehem, si San Belen, na pinaglalagyan ng mga hayop. Yun ang Kapaskuhan. Tapos binisita siya ng tatlong kumbaga pantas na tao, si Melchor, Gaspar at Baltazar. Yun yung Kapaskuhan eh. Yun yung isinisimbolize ng nating mga Katoliko, yun yung pinagdidiriwang natin. At bakit nga ba December 25? Eh, hindi naman na nababasa sa Biblia. Ang ginagawa ng mga Katoliko ay kumbaga, to remind us na ipinanganak ang Diyos, ipinanganak si Hesukristo upang ligtasin ang buong sanlibutan. Yun yung nagpapaalala sa atin sa tuwing Kapaskuhan. Kaya nga tayo nagsiselebrate eh. Kaya binibigyan natin ng parangal ng Panginoong Hesukristo, nakikisaya tayo sa kapanganakan niya. Yung ibang sekta ayaw makiselebrate sa atin ng Pasko sapagkat sinasabi lang ito na pagano, paganismong pamamaraan nating mga Katoliko. Pero hindi eh. Ang totoong paganismo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Yun. Pero tayo mga Katoliko, hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyos na ipaliwanag na natin yan sa mga nakarang episode natin. Bagkus tayo ay isineselebrate lang natin yung Kapaskuhan sapagkat yun yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kung ano mang araw siya pinanganak, hindi na issue yun. Ang sa atin lang, isineselebrate natin ang kanyang kapanganakan. Nakikisaya tayo. Nakikipagbigay-pugay tayo sa kanyang kapanganakan sapagkat naisa katuparan ang kanyang pagliligtas. Yung mga ibang sekta ayaw maniwala sa Pasko pero nagse-celebrate sila ng bagong taon. Paganismo ko mamaraan yun. Kung ibabalik natin yung argumento nila, ayaw nila makiselebrate ng Pasko pero nagse-celebrate sila ng bagong taon. Ipanaganismo pa mamaraan din yun. Kasi nga mababasa mo sa world history ng mga taong nagse-celebrate ng New Year ay nakuha nila sa Romans, pagan, yung mga ganong pamamaraan. Kaya, hindi importante kung kailan na ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Kung hahanapan mo pa ng gusot sa Biblia, hindi siya nababasa sa Biblia, kaya ayaw mo mag-celebrate ng Pasko. Bakit? Yung New Year ba mababasa mo sa Biblia? O ba't kayo nagsiselebrate ng ganun? Kasi nga, traditional ang ginagawa ng mga Katoliko, kaya sila nagsiselebrate ng Pasko. Kasi nga, ang Kapaskuhan ay simbolo ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ikaw nga, nagsiselebrate ka ng birthday mo. Ng birthday ng kapatid mo. Yung Panginoon pa kaya. Binibigyan lang natin na kumbaga at least sa isang taon nakakapagbigay tayo ng selebrasyon sa pagpapahalaga natin sa kanyang kapanganakan. Dahil ang himala ng Pasko ay himala ng Diyos. At ang araw ng Kapaskuhan ay puno ng pagmamahalan. Yun yung ginagawa namin mga Katoliko. Yun yung ginagawa natin mga Kristiyano. Kaya huwag tayong magulumihanan o huwag tayong malito sa ating pananampalataya sapagkat ang Kapaskuhan ay isang simbolo lamang ng kapanganakan ng ating tagapagligtas. At kailanman, hindi yun naging basihan na porque tayo celebrate tayo ng Pasko, tayo paganismo na. Hindi lang Kapaskuhan ang siya simbolo ng pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos sa tao, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak. At kailanman, hindi masama ang mag-celebrate ng Pasko sapagkat binibigyan mo ng, kumbaga, nakikisaya ka sa kapanganakan niya. Nakikisaya ka sa kapanganakan ng tagapagligtas ng mundo. Kaya, di ba?
Kung ayaw mong makiselebrate ng Pasko, huwag kang mag-celebrate ng New Year. Dahil same yun. Yung Pasko, celebration ng kapanganakan ng Panginoong Hesus Kristo. At alam nyo ba, yung New Year, ay nakuha daw ng mga tao sa Roman pagan. Mababasa mo yun sa world history. Kaya, mga kapatid, mga kaiso, salamat sa pag-subscribe, sa pag-support na sa akin palagi. At sana nawa, ay huwag niyong kalimutan i-subscribe pa rin si Reverend Father Darwin Gitgano at patuloy sa pag-support sa kanya sa lahat ng mga CFD na may YouTube channel. At salamat na rin sa lahat ng mga taong sumusuport sa akin palagi. Have a good day. God bless. Merry Christmas. Tandaan natin ang Pasko ay simbolo ng pagmamahal at hindi ng mga pagan. Have a good day. God bless.